Hello guys! Nandito tayo ngayon sa aking mini store kung saan inabutan tayo ng quarantine. So lahat po ng mga products and items na nandito sa tindahan ko ay kinuha ko lahat at kinain namin lahat sa bahay. So kailangan namin laman ng ito lahat. Look, it's all empty. Pinagawa ko siya kasi yung iba kong iniwan dito ay kinain na po ng daga. Yes po, also. Ituloy ko po muna kayo sa aking tindahan habang wala pa po siyang laman. Ayan po ang aking mini store. Empty po siya. So, nilabas ko po muna para makapaglinis kami ng tindahan. Sasabihin ko sa inyo kung magkano ang nagastos namin para makapag-start tayo ng isang mini store. Okay, lakad tayo. Ayan po. Ito mga soft drinks na yan, ayan yung natira na hindi pa abuti ng expiration. So, ayan, empty pa siya. Kung makikita nyo, ayan, freezer. Wala pa po yung laman. So, pasok tayo. Pasok! Wala pang laman yan. And, tiyan! Walang laman. It's all empty, guys. Ito yung working area namin. So, ilalagay ko dyan yung oven, din gas tank, and lalagyan natin ng konting cortina dyan para hindi naman siya masyado simpleng-simple. Then, ito yung mga stock room. Yan. Lalagyan natin yan ng laman mamaya. A few moments later. So, ngayon po ay magbabarnish po muna tayo nitong mga estante na to. Kulayan natin para hindi na masyadong clean. Yan, lagyan natin. Runong-runungan tayo. Tatapusin po muna itong lahat. Lalagyan natin. Pagdating ni hubby ay lalaman na natin itong buong gandahan. Okay, tayo na po ang mag-varnish nito dahil po magbabayad tayo ng additional na panday ay pakawalan na tayo matirang pambili ng panila. Kayo guys, kung may makakaya naman na kayong gawin, gawin nyo na lang na hindi nyo na kailangan magbayad. Practical lang tayo. The next day. Guys, so galing po ako ngayon ng market dahil nakita ko po na marami pang kulang sa ating tindahan, mini store, kung ano man siya. Nakapamili na po ako ng mga plastic wares, nagagamit din sa tindahan since quarantine tayo at may virus pa, so kailangan natin mga disposables. So, thank you to my sister-in-law, galing silang Manila, bumili na naman ng mga styro and mga spork para gamitin natin. Thank you to my hubby, bilang driver daddy! I love you daddy! Ano masasabi mo daddy? Kanina pa tayo kamagalan? Pasok pa ako. Ha? Pasok pa ulit ako. Love mo ako daddy? Siyempre naman. Talaga? Yes, Malaysia. Malaysia. So, ayan po, madala tayo ng tindahan. A few moments later. So, ito na, nandito na tayo. Yan, lilipo tayo dyan. Papunta ng tindahan. So, yan na. Wala, yata tayo paparadahan. Sarap pa ng mga ninong sa ano eh. Sa ginawa kang ginger tea. Siyempre naman. Sabi na yun, sarap. So, yan guys, dito na tayo. Bababa na tayo in a minute. So, papakita ko sa inyo yung ating mga pinamili at the same time yung pinamili ng sister-in-law ko. So yan, wala pa palang hassle-hassle ang ating tindera. Yan po ang ating mini store. Yan, yung maliit na yan. So ngayon ko na po kayo itutour sa aking mini store. So yan, bababa na tayo ng tindahan. So yan, so yan po mga pinamili natin. Andito yung sinasabi ko sa inyo mga fork and bowl. Ito yung pinamili natin sa mini divisoria doon. So, ayan. Bababa na natin. So, Tina, ibaba mo na yan. Sobrang init. 2 hours later. So, guys. Nandito na tayo ngayon sa aking mini store. So, tara. Itutour ko kayo. So, ayan. Pagkakaroon kayo ng mini store, make sure na ipopost nyo itong mga available burgers, tomay, rice, hotdog, lugaw, silog in a bowl, and shake. Tapos, lagyan na rin po natin ng fries. Okay? Tapos, ito po yung ating mga coffee. Kailangan may plastic para hindi masyadong matkabuhan. So, ayan po. Ngayon, pasok na tayo sa ating mini store. So, ito po, binigot ang mga binigot.
pagkauna na natin ay makikita natin yung binili nating shake blender. Ito po ay worth 1-3 pataas, mga ganon. Tapos ito, binili natin kanina yung mga plasticware para maganda siya tingnan at organized. Tapos ito, nilalagyan natin ng egg para maganda. Then, chill. Tapos ito yung mga flavorings natin. We have the barbecue and cheese. Then, ito po, yung unang araw ng aking pagbubukas ng tindahan, binili ko na siya. 6,000 yata, kung hindi ako nagkakamali. Ito ay fryer. Diyan tayo magluluto ng mga rice, fried siomay, at saka mga ito, Shanghai, yung mga ganun. Tapos, ito nga po pala sa shake. Kailangan meron tayong kagaya ng cooler, tapos mga takalan. Tapos dito ko na rin nilagay ito para hindi masira yung ating homemade patties. So ayan, make sure po, lagyan natin ng cover para maganda. Ito, homemade siomay. May make sure na ibebenta natin ay masarap para patok sa ating masa. Tapos meron tayong mga lalagyan. Yan, nakalagay dyan, chili oil. Meron nakalagay dyan na toyo, lalagyan natin. Para magkaroon man tayo ng mga tindera, alam nila kung ano yung mga bagay-bagay ng gusto nila. Tapos, we have the fried garlic. At ito namang isa ay bawang panggigaw. Ating calamansi, pamsiomay. Tsaka, ang ating lalagyan na square tray. Meron tayo na white tray, pang fries. Tapos, meron tayo mga silver tray na pang siomay. So, itong silver tray na to, para sa mga isang order, dalawa. Tapos, itong square ay pang tripataas. Tapos, ito yung nalagyan pang shaker natin pag nabili ng rice. Dito yung barbecue and dito yung cheese. Tapos, ito, punta kayo dito guys. Ito yung binili ng sister-in-law ko sa Manila. We have the 3,000 pieces of this coffee styrofoam cups. Coffee cups. Tapos, ito naman, pinabili din natin sa Manila. Ito yung ating paper bowl. Dito natin ilalagay yung ating mga silog in a bowl. Napapakita ko sa inyo. Itong size nito ay i-edit ko na lang, nakalimutan ko na. Ito, dito natin ilalagay yung ating silog in a bowl. Tapos, para hindi tayo lagi bibili ng separate na spoon and fork, ang binili ko na lang is fork. Opo, yun po yung tawag pag magkasama na yung spoon at fork. O, fork na tinatawag natin. Pag bumibili tayo ng mga wholesale, mas mura natin sila magbibili. So, ito papakita sa inyo yung fork na tinatawag natin. Yan. Ito yung fork. May kutsara na siya, which is yung malukong. And, dito na yung fork para iisa na lang. So, ayan. Ganto na lang din ang bilhin nyo in case na meron kayo mga silog-silog. Mas maganda din. Tapos, ito rin, umorder din kami ng mga burger plastic kasi mas mura nga pag-wholesale. So, thank you to my sister-in-law na umorder from Manila at umuwi sila dito. At nakatibit-tibit tayo kahit paano. So, dito naman, meron tayong freezer na binili naman natin noong nakarang araw. Medyo malaki yung nagastos natin, like 7,000. So, tour ko kayo. Yan, ang laman ng ating freezer. We have the ube para sa ating shake. And we have the hidden sigas. Binili na rin natin ng madami para sa ating burger. So, make sure po na pag mag-uumpisa kayo ay punong-puno yung ating freezer para hakuti ng swerte. Ganun po din yun. So, meron tayo ditong naka-portion na mga tosilog para kung may order, hindi na natin se-separate. Luto lang tayo ng luto. Tapos, umorder din tayo ng maraming Shanghai, may lumpiang toge, may Joshua's, longganisa, tapos,
Ito, may lalagyan na rin ako na pang-burger natin. Ang ating coleslaw. Homemade coleslaw. And this one pa na, ayan o, may price pa tayo. Ito, naka-separate na din siya para maganda naman siya. So, kailangan pag may tindahan tayo, is organized para hindi tayo mahirapan maghanap at saka kumilo. So, of course, meat and green juicy, make sure na yung bebenta natin kahit mahal siya, worth it naman, di ba? Sobrang sarap ng delicious. Yan, may lalagyan din po tayo ng ating fries, 10 pesos each. And, pakita mo, Tina, ito yung ating mga soft drinks, hindi ko na siya inalis dyan para hindi siya magulo. Pagkukunti na, saka na natin naalisin. Kasi diba, pag inilagay natin yan, pagulo na yan, hanap-hanap dyan, meron tayong alak, saka pineapple juice. Ayan po yung ating mga available. Tapos, dito sa kabilang side, we have naman the fries. Ayan po yung fries natin. And ito yung ating homemade patties. Ito po yung ating homemade patties. Mas makakamura po tayo dyan. At sure na, malinis at masarap. Tapos, umorder din po ako ng maraming siomay. Ito yung mga siomay natin. Binili na natin ng mga 50 peraso para makamura tayo. So, lagi nating tatandaan na mas makakamura tayo pag mas marami yung binili natin. So, ito po yung mga laman ng ating freezer. Ayan, yung ating mga chichiya, malaki, 30 and 15. Tapos dito naman, ito yung mga pinagawa natin na estante para hindi naman tayo mahirapan mag-display. So, nandyan siya lahat. Magkakasama yung noodles, yung mga beverages, and itong nasa baba. May sukal dyan. Tapos, ito nga po pala, ito, bumili din ako ng ganito para lahat ng mga supplies ko nandito sama-sama para pag naghanap, hindi tayo mahirapan. So, dito naman sa baba, nandyan yung mga frozen natin. Tapos, meron tayong lalagyan na ganito para hindi magtubig-tubig. So, dito naman sa kabilang side, napagawali tayo ng sante para may lalagyan tayo ng mga, yan, mga tinapay, crackers. Dito yung maliliit na chichiria. Tapos, dito na tayo sa ating mini kitchen. So, tutor ko kayo, talaga. So, ayan. Sa bungad pa lang, meron na tayong punas ng kamay para mag-pipili at basa yung kamay natin or mag-pili ay mag-wash na tayo. At magpunas ng kamay. Tapos, meron tayong mini tampu para sa alikabok. So, let's go. Dito na tayo. Tayo sa ating mini kitchen. So, pagbukad pa lang natin, meron na tayo dito, bumbuan, dyan. Tapos, ito, bumili ako ng ganito para lagayan natin ang mga kanin. Ito yung mga pangsilog-silog natin, sinangag. Tapos, kung gusto natin ng plain lang, meron din tayo. Pag nakalagay kasi dito, ay hindi siya madaling lalamig. So, ayan. Tapos, punta ko dito. Tapos, ito, pag meron na tayong itinindang prutas. Wait. Ito yung ating lituan. Meron na siyang pang-bake, oven, at saka at the same time, meron tayong mga ganyan. Ito po ay ito po ay galing lang sa bahay. Hindi po siya ginagamit. Siguro, kung di ako nagkakamali, ay binili pa to nung high school ako. So, ilang taon ako. Ang high school ako ay mga 14, 15. Eh, ilang taon na ako ngayon, 28. So, ang tagal na niya hindi ginagamit sa bahay. So, it's about time naman siguro na gamitin ko siya since mag-business na ako. Ito yung mga stove natin. We have 3 kinds dito. Tapos, itong sa baba, dito tayo magluluto ng mga sinatay, mga chicken, tsaka mag-bake kung gusto natin mag-bake or mag-pizza pwede. Meron tayo dito yung pinili ni Javi na lagay ng sapatos. So, kaysa nakatambak siya, ginawa ko na lang siyang parang cashier something. Dito yung mga barya. Tapos, dito yung mga dito yung mga buko. Yan. Tapos, andito na yung ating mga pang-sutay-sutay. Dito na nilalagay. Yan. Pagaya niya, para maging organized siya, nagbumili ako nito. Ang laman niyan ay, pakita mo ito. Ang laman niyan ay itong mga balat na bawang para hindi na ako magulatan. Itong sibuyas. Tapos, itong bumili lang ako ng isang peraso ng luya,
Tapos, itong mga cubes, at saka yung mga mix-mix natin. So, kukubera natin para hindi nagagapangan ng ibis. Yes, ibis po. So, ayan. Tapos, yung kayo namin nakalagay dyan. Tapos, yung ating paminta nakalagay din dyan. Para iwas gapang ng ibis. So, dito sa babang to, sa babang to, nakalagay dyan yung mga ano natin, stock. We have the sugar, calamansi, toothpicks, tsaka mga flavoring sa atin. Diyan ang palagay. Siyempre, ang pagmimadam. And dito naman sa baba, dyan yung mga toyo, mayonnaise, and the ketchup. Tsaka yung mga tray-tray natin. Yan. We have ayan yung mga ginagamit natin pang buto. Nandiyan na yung mga kailangan natin pag tayo ay masisilog. Tapos, we have the big chopping board. Bakit big chopping board? Kasi marami tayong ginagayat at ayoko na yung mga ginagayat natin ay sabog-sabog. Tapos, nandun siya sa hindi malinis na place or pagsabog-sabog siya dyan. Tapos, ito, yung mga pamburgers natin, mga tongs, mga knife, and the egg meat. Gusto ko na dito siya para malinis. At sure tayo na hindi siya sabog-sabog, di ba? Tapos, nandito rin yung mga gagamitin natin na hindi naman siya kailangan nandoon. Basta gamit ko sa lahat. Tapos, ayan, nandito sa baba. Okay. Tapos, yan, nandyan sa baba yung ating mga extra na hindi natin masyadong gagamitin. We have this one, super cutie. Dito natin ilalagay yung ating toyo or kaya ay patis. Murang-mura lang siya, 10 pesos sa mini divisoria. Tapos ito, para sa mga sabaw-sabaw. Tapos ito, pag magagaya tayo, iba't-ibang klase yan. Mag-grade tayo, yeah, malaki. Super big and the smaller. Tapos ito yung nabili natin na baso, o di ba? 10 pesos lang yun each. Tapos ayan, babalik natin. Ito yung ginagamit natin sa burger. Ayan yung ating mga pangluto, tray, tsaka mga measuring cup and our egg. May lalagyan din siya para hindi naman siya nandun lang sa tray na lalagyan niya. Pinaka-importante po talaga na organize tayo. Tapos ito, kaya meron diyan arinola is para dun sa mga ligpitin. Ilalagay lang dyan yung mga ligpitin natin. We have the big rice cooker. Ayan, kung makikita nyo, ubos na siya. Tapos we have the measuring cup. Kasi nakapagsangag na po tayo, nalagay na natin sa plastic. Yung oven toaster para init lang tayo ng init ng tinapay, hindi na tayo matagalan. Diba? Nakalagay dyan. Silog in a bowl. Hot silog, 55. Ano yung laman yan? Isang hot dog, rice, at itlog. Para kung may maiwan ako dito yung tindera, alam niya kung anong ilalagay niya pag may umorder. Tapos, we have this one, the burger, para alam nila kung anong presyo. Yan. Tapos, may susi tayo dyan nakasabit. Ah, bangga. So, ayan po ang mga laman ng aking mini store. Oh. And si Hi, Ate Tina! Ang aking magandang tinjara. So, ayan. May pamusik tayo dyan. Pinatay ko kasi baka makapit. Meron tayo ditong logbook para makita natin kung ano yung mabenta, kung ano yung mabili, at kung magkano yung benta sa buong araw. Yan, nakalista yan dyan. Meron tayo ditong smallest one para sa mga agendas and price list and the master list. Diyan nakalagay yung mga puhunan, kita, tubo, ganun. So, ayan na po ang aking mini store. Yehey! Thank you, Papa Jesus! So, ayan po. Nakabisit na po kayo sa aking mini store. So, sana po nagkaroon kayo ng idea kung gusto niyo rin mag-open up ng isang mini store kagaya nito. O, gumastos ako ng mahigit 25,000 para sa tindahan na to. Paninda pa lang po yun. So, kung mag-invest kayo, make sure na bibili kayo sa wholesale para makatipid-tipid kayo ng bongga. So, sana nag-enjoy kayo sa tour sa aking mini store. Yung mga bago sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, and comment. Click the notification bell para maging updated kayo sa mga upcoming videos ko. Thank you, guys! Diba? So, thank you, guys! See you again my next video. Thank you!